Welcome back to my channel! So for today's video, sulitin po natin ang aking makeup! Char! So ayun nga guys, naisip ko lang na ang dami-dami ko ng mga kaibigang ikinakasal at ikakasal pa. Kasi nga, so nanggaling po tayo sa quarantine, marami pong mga different quarantine na naganap. Meron tayong ECQ, MGCQ, at marami mong mga EQ-EP dyan. Ano-ano nga ba ang mga kailangan or mga requirements at magkano ba ang mga gagastusin kapag kukuha ng mga requirements sa pagpapakasal? So if you are interested, just keep on watching. So first of all guys, dapat kailangan ninyong isipin or take note na yung marriage license natin ay valid only for 120 days. So dapat guys, within that 120 days upon issuance, dapat makapagpakasal na kayo. So ang kailangan po natin kapag nag-apply po tayo ng marriage license ay kailangan po natin ng PSA. So ito po yung nagpapatunay na ikaw nga ay ikaw or Philippine Statistics Authority. Let's say, for example, ako po. Ako po ba talaga si Ronald Lee Hidalgo? Ganon. So, kailangan po natin ng PSA. And then, number two is CENOMAR or yung tinatawag nating Certificate of No Marriage. So, sa amin po, in our case, kinailangan din po namin ng 2x2 na picture at kinailangan din po namin kumuha ng sedula or sedula. Charot! So, the next thing we did is we just had to attend the pre-marriage counseling sa ating RHU or yung tinatawag po nating Seminar for Family Planning. So, dun naman po tuturuan po nila kayo kung paano mag-build ng isang family. Yun po, kasi manghirap naman pong magpadami ng magpadami. So, tuturuan po nila kayo dun kung paano po mag-suot. Charot. Sasabihin po nila doon kung ano yung mga different types of pills at yung mga different contraceptives, something like that. So, napakaganda pong seminar yon. So, it takes about 30 minutes to 1 hour, more or less 1 hour, something like that. And so, ito po yung mga requirements na ibinigay sa amin or sinabi sa amin sa municipal hall na pinag-applyan po namin ng marriage license. So, ayan. So, marami pong mga paraan para or kung paano po tayo makakuha ng mga ganito. So, in our case po, yung aming PSA at yung aming CENOMAR, parang nagpagawa po kami online sa isang website. So, ito po siya. Ayan. Ayan. So, dyan po namin siya nakuha. So, I think umabot po siya ng 1 month. So, kung nagmamadali po kayong magpakasal at gustong-gusto niyo na pong mag-asawa, pwede naman po kayong mag-request. So, marami po tayong mga pwedeng pag-requestan ng mga PSA and CENOMAR na tumatagal lamang po ng 1 week. So, I think 500 pesos po ang isa doon. At yung 2x2 na picture naman po, marami naman pong mga studio, ayan, sa mga pinagpapapicturan po natin. And then yung sedula, nakukuha naman po sa ating mga municipal hall or munisipyo. Ayan guys, so punta naman tayo sa expenses po namin. Sa PSA birth certificate po ay 330 pesos. At sa CENOMAR naman po namin ay 430 pesos. At sa 2x2 na picture po namin ay 50 pesos. At yung sedula po ay nakadepende po sa kung ano po ang trabaho natin. And sa pre-marriage counseling naman po or yung family planning seminar, meron po tayong donation doon na 50 pesos. So after completing the requirements for the application of marriage license or marriage certificate, ang ginawa po namin ay pinasa po namin sa municipal hall or sa registrar po ng munisipyo natin or namin. And then after that, naghintay po kami ng, I think, 14 days po yung hinintay namin. And then binalikan po namin siya. And then after that, pinasa na po or binigay po namin yung marriage license sa pastor po na magkakasal sa amin. And then after that,
pwede na po kayong magpakasal.